ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May tumindig na isang guro ng batas para subukin si Jesus. Sinabi niya, "Guro, ano ang gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan?" Sumagot sa kanya si Jesus, "Ano ba ang nasusulat sa batas at paano mo ito naiintindihan?" Sumagot ang guro ng batas, "Mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa at ng buo mong lakas at ng buo mong pag-iisip." At nasusulat din naman, "Mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Noo'y sinabi ni Jesus sa kanya, "Tama ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka." Pero gustong mangatwiran ng guro ng batas. Kaya sinabi niya kay Jesus, "At sino naman ang aking kapwa?" Sinagot siya ni Jesus, "May isang taong bumaba mula sa Jerusalem papunta sa Jericho at nahulog siya sa kamay ng mga tulisan, binugbog at saka iniwang halos patay na. Nagkataon namang may isang pari pababa rin sa daang iyon. Gayun din naman may isang levitang napadaan sa lugar na iyon. Nang makita siya'y lumihis din ito ng daan. Pero may isang Samaritano namang naglalakbay na napadaan. Pagkakita nito sa kanya, naawa ito sa kanya. Isinakay nito ang tao sa sarili niyang hayop at dinala sa isang bahay panuluyan at inalagaan. Kinabukasan, dumukot ang Samaritano ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, 'Alagaan mo siya. Sasagutin ko ang anumang karagdagang gastos pagbalik ko.' At sinabi ni Jesus, 'Sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan?' Sagot ng guro, 'Ang nagdalang habag sa kanya.' Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, 'Humayo ka't ganoon din ang gawin.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pero gustong mangatwiran ng guro ng batas, kaya sinabi niya kay Jesus, "At sino naman ang aking kapwa?" Alam ni Jesus ang lahat at bilang anak ng Diyos, nabasa niya ang motibo ng guro na lumapit para magtanong at siluin siya. Sa halip na itaboy ang guro at hiyain siya dahil sa malisyosyo niyang motibo, matiyagang nagpaliwanag si Jesus sa guro. "Ano ba ang nasusulat sa batas at paano mo ito naiintindihan?" Hindi sapat na makasagot ng tama ang guro. Hinikayat ni Jesus ang guro na isabuhay ang mga bagay na nalalaman niya. "Gawin mo ito at mabubuhay ka." Katulad ng sinumang Hudyo, ang gurong ito ay may makitid na pangunawa sa kapwa at ibig niyang ipaglaban ang sarili niyang pangunawa sa kapwa. Sa halip na isa-isahin ni Jesus ang mga taong nararapat ituring na isang kapwa, ikuwento ni Jesus ang parabola tungkol sa mabuting Samaritano. Ang biktima, malamang na isang Hudyo, ay iniwasan ng kanyang kapwa Hudyo, gaya ng pari at ng levita, ang Samaritano na kinamumuhian bilang pagano ang siyang tumulong at nagdalang habag sa kawawang biktima. Pagsasagawa. Mahusay ba tayong magsalita ngunit kulang naman sa gawa sa pagtulong natin sa mga nangangailangan at kapuspalan?